Hello guys. Good afternoon. Hello guys. Yan pala sa Yolanda dati, yung storm surge. Kaya pala nangyari doon, guys, kasi mayroon nang sabi sa akin, marami daw doon mga droga doon, guys. Yung sabihin, maraming masasamang tao doon. Rampant na daw doon ang krimen doon sa lugar na yun. Maraming nagdodroga. Kaya yun, parang pinaparusahan sila ng Panginoon. Kaya pala yun, guys, pagka mayroon palang masamang tao doon sa lugar na yun, gumagamit pala si God ng yung pagtaas ng tubig, pinapataas niya para parusahan yung mga tao na masasamang tao. Mayroon din siyang earthquake, ginagamit niya yung earthquake doon sa tao na masasamang tao para mapigilan yung kasamaan niya. Tapos tsunami, mga landslide, yun. Gumagamit si God ng ganun kasi para matigilan ang kasamaan ng tao. Mayroon palang tao na nagtatago sa ibang lugar na masasama, hindi niya pinaparusahan niya sa pamamagitan sa yung pag-apaw ng tubig sa hangin, yan. Marami siyang paraan pala, guys, na para maparusahan yung isang tao kahit na nagtatago sa ilalim ng sa kung saan nagtago yung masamang tao, doon yan tinatarget yung yung parusa. Yan. Kaya pala, guys, na mayroong gano'n na sobrang lakas. Kasi nga, pinapatamaan niya yung tao na masamang tao. Yan. Kaya, kung hindi siya halimbawa, makapangyarihan na siya, si God ang bahala. Gamitin niya yung kapangyarihan niya para maparusahan yung taong para mawala sa mundo. Nililinis niya yung itong mundo, nililinis pala niya dahan-dahan kung sino yung masamang tao. Pinipigilan niya, ay inaano niya, gumagamit siya ng kapangyarihan niya na para masugpo yung kasamaan niya, guys. Ganun yung si God. Kaya, guys, huwag kayong gagawa ng masama para hindi kayo paparusahan ni God ng ganun ka para hindi kayo matamaan ng ng kanyang kapangyarihan na gumagamit siya ng kapangyarihan para masugpo yung kasamaan sa isang tao. Yan. Yan pala ang parusa niya. Yung Yolanda, rampant na doon ang doon nagtatago ang mga kriminal, maraming droga, na daw yun, masamang tao na daw yung nandoon sa grupo na yun sa Yolanda. Kaya yun, gumawa siya ng paraan, may storm sword yung yung masasamang tao para mapigilan yung lugar na yun. Kaya halos lahat na namatay yung tao doon. Kasi marami daw talaga doon na masasamang tao doon, nagtatago ang mga kriminal. Tapos sa mga droga, maraming droga doon sa lugar na yun. Kaya yun, gumamit siya ng kapangyarihan para may storm surge yung yung lugar na yun. Yung nakaligtas, yun ang mga mabuting tao yun. Yung nakaligtas, yun. Kaya ganyan, guys, huwag kayong lilihis kasi yun, si God ang paparosa sa iyo.
sigad ang paparusa. Kaya yung mga mayayaman na ano na kinakamkam yung mga lupa, mga karagatan, mga ano, lahat nandoon na sa kanya. Siya na ang pinakamayaman. Nagagalit si Lord ng ganun eh. Dapat sinishare yan sa lahat ng tao. Lahat tayo may ano, hindi yan para sa isa, para sa lahat. Centralize yung para sa dito sa atin sa mundo. Centralize yan para sa lahat yan. Hindi pwede mag-angkin ang isang tao maangkinin lahat. Hindi pwede. Paparusahan niya sa pamagitan sa kanyang ano, kapangyarihan. Isang idlap lang mawala yung isang tao na masyadong maano, ma sabihin sakim na tao, yun paparusahan niya, yun alam na ni God kung sino yun, kaya dandahan niya gumagamit ng kapangyarihan. Kung hindi siya magbabago, si God na ang bahala sa kanya. Yun. Tandaan nyo guys, si God lang talaga ang tayo, mga tao. Anak tayo ni God. Kaya hindi pwede kang lumihis sa demonyo kasi lahat tayo kay God. Pag lumihis ka, ibig sabihin, pwede kang paparusahan ni God na halimbawa, sobra ka na kasamang, masamang tao. Ibig sabihin, nakapanakit ka na ng tao, pumapatay ka na ng tao, lumapastangan ka na, tapos nag-impluensya ka pa ng droga sa ibang tao, imbis kabutihan ang ibibigay mo sa kanya, yan, gagamit na niyan si God ng kapangyarihan na para mapuksa ang isang tao na sobrang ano, impluensya sa masamang tao, masama na parang pumapatay, madali ka na lang pumatay ng tao, pwede ka nang mangrip ng tao. Lahat gawin mo para dahil may kapangyarihan ka, ikaw ang pinakamayaman. Hindi ganon. Si God centralize yan sa atin lahat yan. Hindi pwede kang kumimkim ng marami. Kailangan kung ano lang yung ano kaya mong kainin, yun lang yun. Hindi ka pwedeng magkimkim ng marami. Yan. Paparusahan ka ni God sa kanyang kapangyarihan. Isang idlap lang gagamit siya ng ano, ng pwedeng pataasin niya yung tubig, pwede niyang anuhin yung ano, lupa, paalog-alugin, shake, para masira ka. Yun. Yun ang alam ko na ano, parusa niya para sa atin na sobrang ano, sobrang masamang tao na. Pero kung hindi ka magbabago talaga, susupilin ka na ni God. Ayan guys, thank you very much. Sana may matutunan kayo. Oo, bye-bye guys.